Gusto mo yan? Gusto mo yan? Eh, kabunildo. O, oh, pakita mo kay mami. Sabihin mo, gusto ko to, mami. Hmm. Mami, gusto ko to. Mami, bili mo ako nito. Pindot mo. Yan o. Mas pindot mo yung bubo. Mas pindot mo yung binaw. Oh. Yan o, pindot mo. Place order ito. Ito. Yan, pindot mo yan. Okay na? Okay na? Okay na? Super Mom and Super Dad, welcome back to our channel. And well, may bago na naman tayong i-assemble na laruan ni Jalia. So i-unbox na natin siya at i-assemble para masakyan ko na. Ay, di baby pala. Ang laruan na to ay Rocks on Twisting Car. So nabili namin siya ng 1,080 pesos. Kasama na yung shipping fee niya. May nakuha din kaming voucher para sa free shipping. So kaya mas mura siya. Ilalagay na lang namin yung link sa description sa baba. So, i-unbox na natin. Kita ko na sa inyo yung mga laman itong kana kong beto. Yung mga gulong. So, ito yung sa likod. Ayan. Dalawa. Thankfully. Tapos, ito yung sa may handle niya. Sa may parang manubela. So, ito yung ginagalagam. Ano may manual? Tapos ito yung manubela. Yes! Manual! Kala ko malas ako sa manual eh. Tapos ito yung body niya. So malaki siya. Mas maganda yung red. Kaso pinili namin yung blue para terno sana rin sa mga laruan niya. Kaso nga lang, hindi naman siya kasing blue nung mga laruan na napili namin. So sana yung red na lang mas maganda tingnan. Tapos meron siyang ribbon. Parang dun sa laruan niya is parang pag ireregalo mo may ribbon na. Yun na lahat ng parts niya. So i-assemble na natin siya. So kain natin yung gulong sa likod. Sigurado ko muna baka bago magkakulay tayo. So sabi rin sa manual, the real wheel housing cannot be removed once it's locked in its place. So medyo nakakatakot siya. So dapat sigurado yung lagay nyo, tama siya. Pag nilagay nyo siya, ito dapat yung nasa labas ng laruan. Okay, so guys, makikita nyo ito. Oh, may laking mechanism siya. Ito, ito. So ito dapat ay nandito. Yan, ito, ito, ito. Yan. Dapat dyan siya papadpad. Okay. So natin siyang ganyan. Yun. Tapos pukpukin daw ng rubber mallet para daw malock in place. So dahil wala akong rubber mallet, rubber hands. Ito rubber. Nangyari mo? Nakalock naman na siya. So okay na siya. Tapos yung sabi kayo. Ito naman kabila. So ganun ulit. 45 degrees. Ano natin alam yung 45 degrees? Basta yung ito na lang intindihin nyo. Tapos ilalagay natin siya rin sa tulad lang nito guys. Yung pinakita ko sa inyo, okay? May maririnig na kayong click. Parang ganun, na nag-lock na siya. So hindi mo na kailangan talaga ng rubber mallet. So yun yung gulong sa likod. Next naman is yung gulong sa harapan. So ito, meron siyang parang foam. Tatanggalin nyo yan. Kaya hindi nyo yan kailangan. Then isusok-sok nyo siya from the bottom. So dito nyo kailangan. And dapat naka-flush siya dito, so dapat nasa body siya. So kung hindi siya maisuot ng maigi, kung kailangan siyang ikot-ikot para dumiretso siya sa ilalim, gawin nyo. Makikita nyo dyan. Next naman is yung manubela. May nakalagay kasi sa manual na yung mga tornilyo. So nagulat nga ako kasi nga sabi ko walang tornilyo. Yung pala, naka-attach na siya mismo ron sa manubela. So, isushoot nyo siya rito. Diyan. And then, meron siyang kasamang ito, pang tighten nung nut niya rito. So, pag naishoot nyo na siya dyan, pag naishoot nyo na to, ngayon, ita-tighten naman natin siya gamit yung binigay nilang ganito.
So 17mm ata to, sabi dun sa manual. So shoot nyo lang siya dyan hanggang mag-fit. Tapos rotate nyo lang siyang clockwise. As tight as possible daw. So kumuha na lang kayo ng pangsuot dito para mas madali siyang ikot. Crucial to, dapat mahigpit talaga. Kasi baka hindi mag-function yung twisting niya eh, kung hindi siya maayos yung kakaikot ninyo. Kailangan nyo ng tulong, mingi kayo ng tulong. So, okay na ata siya. So mapapansin nyo medyo nakaangat to. So ganun pala, akala ko hindi. So dapat nakaangat talaga tong maliit na gulong. Ganun lang siya kadali, okay na siya. I-assure nyo lang na masikip to para sigurado tayo na may siyang gagalaw. And then, ang final yung gagawin is itong red, didikit nyo lang siya dito sa loob. Para matakpan na yung tornilyo. Ching! There you have it! And so, ganun lang kadali kung paano gawin tong twisting car na to. And well, to tell you guys, si Jelly, ito yung parang pinaka nagustuhan niyang laruan sa lahat ng nakita niyang laruan. So tingnan na natin kung ano magiging reaction niya. Wow! Balik niya yung laro, ano? Ay, pagkain? Upo na, upo! Diyan yung feet! Oh, go, sit! Tagal mo nang inaantay ang baby, di ba? Kukunin mo muna yung chinelas mo. Mag-chinelas ka muna. Sana. Oh, yung paa, saan ng paa? Oh, very good! One more thing pala. So, kanina, nung pinatesting na namin kay baby, yung manubela ay hindi pa masyadong mahigpit. So, kailangan ko pang higpitan. So, kaya kailangan maingat po tayo na mahigpit talaga yung nut pag ginamit na natin. So, ang tendency kasi nun, iniikot mo yung manubela, tapos dahil hindi siya mahigpit, gumagalaw lang yung manubela, yung gulong hindi. And that's it for our video today! At kung nakatulong to sa inyo at kung gusto nyo na rin bumili, ilalagay namin yung link sa description sa baba. At kung bago ka pa lang sa aming channel, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para ma-notify ka every time na may bago kaming video. And baka pwede nyo na rin i-like and i-share para makita rin ng ibang kids. So thank you for your time and I'll catch you next time. Bye! Bye! Busy siya. Ow!